Hello, mga beautiful people! Ito na naman tayo. Today, it's time for inspirational. So, alam niyo na kung ano yung pag-uusapan natin. Nasa title na. Nakakalungkot ang nangyari sa batang ito na si Sandro Mulak, pati yung sa tatay niya. Nakikita mo talaga na si Ninyo Mulak is, habang nagkukwento siya, nangihina siya sa galit at sa grabe yung naranasan ng anak niya. Kahit ako, kapag ganun ang naranasan ng anak ko, naku, talagang siguro may himatay ako. Habang nagkukwento siya, parang nawawasak din yung puso ko sa pagkwento ng sinapit ng kanyang anak. Meron akong isang nakitang video sa Senado. Yes, what else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Eh, sige na, sabihin mo na. To have it in an executive session. Pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi alis na ako rito. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Pinutusan ka niya ni Jojo para sumingot. Ganun ba? Sumingot ba tawag doon? Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine hanggat malasing ka. Nanghina ka ba? Yes po, Your Honor. Nung pinapasinghot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Sa napansin ko lang, hindi nakakatulong kay Sandro yung klaseng ganong pagtatanong kasi walang empathy. So, kaya dapat talagang bigyan ng kaukulang pansin nyo na hindi siya dapat ganun natanungin. Pero ganun pa man, nandun sila sa Senado eh. Tama ba na nagpunta sila sa Senado o mali yung pagpunta na sa Senado? Sa akin, pwedeng yes kasi para malaman na din na merong nangyayaring ganun sa industriya. Pang-aabuso sa mga talents. Nag-take advantage sila. Tama lang na napag-ukulan ng pansin yon para magkaroon talaga ng seryosong pagpapatupad ng policy against it. And no, kasi hindi naman sila maahatulan yung mga suspects ng ganun eh. Dapat talaga idemanda yon o ihain yon sa korte para talaga mahatulan yung may sala. Pero hinahangaan ko si Sandro Mulak ha, kasi siya nag-expose ng ganung ginawa sa kanya. Kasi kung hindi yon na-expose, ay talagang tuloy-tuloy ang pang-aabuso. At kahit ganun yung nangyari sa kanya, nanghina siya, naging matapang pa rin siya. And which is, hindi lang matutulungan sarili niya, kundi yung iba pang mga naging biktima na ngayon ay naglabasan. Alam niyo bang may mga kaparaanan kapag ganito yung nangyari sa isang sexually abuse? May mga kaparaanan po tayong para matulungan ang mga biktima ng ganitong harassment. Unang-una po, dapat sila ay sabihan na hinahangaan sila dahil nagkaroon sila ng lakas na loob na sabihin ito sa dapat makatulong sa kanila para yung iba ay matulungan din. So kagaya ang ginawa ni Sandro na naging malakas ang loob niya. Sabihin din sa kanila na wala silang pagkakamali dun sa naranasan nila. They don't deserve it. Kasi po, ang mga biktima nangyayari, sinisisi nila ng husto ang sarili nila. Biniblame nila ng husto dahil sa nangyaring pangit sa buhay nila. Sabihin sa kanila na wala siyang pagkakamali doon. They don't deserve it. Ito po ay mga kaparaanan, pwedeng ang pamilya or pwedeng ang counselor ang magsabi sa kanila. So, number 3 po, sabihin sa kanila na hindi ka nag-iisa, andito kami, tumutulong sa iyo, susuportahan at tatabihan para maging komportable siya sa anumang kanyang mararanasan. I-assure natin na hindi siya iiwanan o pababayaan. Number 4, sabihin din na nalulungkot ka sa nangyari. I know it's very tough, pero andito lang kami. So, ayun yung assurance na kailangan sabihin sa kanila. At saka dapat, meron ding from time to time, i-check din natin sila. Kahit matagal na yung nangyari, i-monitor natin sila na kung okay lang sila. At sabihan sila na pangalagaan din ang sarili nila. At ang susunod, avoid judgment. Kasi kahit po matagal na yung nangyari, may makikita ka pa rin parang naapektuhan pa rin siya. And huwag natin siyang i-judge na sabihin natin, ano ba yun, ang tagal-tagal na, hindi ka pa rin nakaka-move on. So, hindi po natin siya pwedeng sabihan ng ganon kasi malalim yung epekto sa kanya. Kaya hindi, wala tayong karapatang magsabi na mag-move on ka na. At saka, kailangan mapagpasensya tayo, yung sexual harassment po is napakalalim na epekto yan sa buhay ng isang tao. And kailangan po i-process yan, yung complete healing talaga. So, yun ang mga bagay na pwede nating sabihin sa kanila para yung mental health nila is merong nakakaintindi sa kanila.
sa ganung naranasan. So, tingnan naman natin ngayon ang physical issues na pwedeng matulungan sila. Sa mga ganitong biktima, meron pong tinatawag na after effect. Andun yung anxieties na nagkakaroon sila ng pag-worry ng husto na baka ito ay mangyari sa mga kapatid nila o baka maulit na naman sa kanila. May panic attack at saka yung depression. Of course, nadidepress dahil naiisip yung napakatinding pangyayari sa buhay. May mga sinasabi po ang doktor. Siyempre, unang-una, magpa-check up sa doktor kasi bibigyan kayo ng karampat ang medicine. Tama ba ako, Dr. Brian? Sa kabila ng mga nararanasan nila, depression, pwede silang mabigyan ng gamot against that. At sa panic attack, sabi ng doctor na it's very, very hard and very difficult situation but manageable. Sabi ng mga taong nakakaranas nito, sabi nila, magkaroon daw ng deep breathing, yung 4-7-8. And ba yung 4-7-8? 4 seconds inhale, and then 7 seconds hold, and then 8 seconds exhale. So, nakakatulong daw po yon. 4 times daw gagawin yon. Maaaring sa akin siguro makatulong din yun. Nakakatulong yon para makatulog tayo. So, sunod po is drink cold water. Ang sabi nila, cold water yung pwedeng half ng ice at half ng water. So, makakatulong daw po yun. Makaka-cool down ng panic attack. Susunod po is exercise, regular exercise. And then, yung healthy food. Huwag kakain ng mga processed food. Nakita ko lang po ito at sinabi ng doktor na ganun talaga ang dapat gawin. O, susunod po is avoid smoking or caffeine kasi the more na magkakaroon ng palpitation kapag meron kang panic attack or may depression. And then, syempre, dapat magpa-monitor palagi sa doktor. Ito po ay spiritual aspect. Ang nararamdaman po ng isang taong sexually abused is diring-diri siya sa sarili niya dahil inabuso siya ng husto. A person violated his body and pati yung spiritual aspects niya naapektuhan. Nagkakaroon sila ng low self-esteem na mababa na ang tingin nila sa kanila. Nakakalungkot po. Devastating talaga. Kagaya po ng sabi ko, and ako po tinitingnan ko po ito sa Bible when it comes to spiritual aspect. Yun lang po talaga ang makakatulong sa atin. Yung spiritual healing po ay napaka-importante dahil ito po yung healing na hindi lang pang-temporal. Ito po ay panghabang buhay kapag nagkaroon tayo ng ganitong healing. Devastating at nakakagunaw ng mundo kapag ganun ang nangyari sa mga mahal mo sa buhay at sa sarili mo. Pero ito na nga, sabi nga sa Bible na hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Pag habang nabubuhay ka, merong pagkakataon ang Diyos na gumawa siya ng mga bagay na ikakalugod niya, ikakasaya niya. Kahit napakatindi nang nangyari sa buhay ng isang tao. Yung magandang plano ng Diyos sa iyo ay hindi pwedeng matigil lang dahil sa traumatic experience at walang makakapigil sa gawain ng Diyos sa buhay mo. Number one po is kailangan nating isuko ang buhay natin sa Panginoon kasi siya lamang po ang lumikha sa atin at alam na alam niya yung sakit. God is in control. Ayaw din niya yung nangyari. Ang gusto ko lang emphasize sa inyo na kailangan isuko ang buhay sa Kanya kasi siya lamang ang makakapaggamot ng lubos-lubusan sa ating buhay, spiritually. Alam niyo po ba, may kilala ako na she's 9 years old, na born again siya. She's a pastor's kid. And then, when she was 15 years old, she was raped by 7 people. Pero alam niyo, napakaganda na ng buhay niya ngayon kasi ginagamit siya ng Panginoon sa mga taong nakaranas din ng ganong sitwasyon. And she said, "They can violate my body, my physical being, but they cannot violate my soul because my soul belongs to the Lord." Which is totoo po yun. Na-violate man yung body natin, pero yung soul natin, hindi yun matitinag kasi our soul belongs to the Lord. So kaya isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Number two is choose to forgive. Ito yung mga taong nag-violate sa atin. Alam nyo, mahirap talaga magpatawad. Pero it's really a process. Kasi kung hindi mo papatawarin yung tao, tayo din maapektuhan. Meron tayong grudges, meron tayong bitterness. Gustong-gusto natin gumanti. Pero alam mo, ang sabi ng Diyos, vengeance is mine. Siya mismo ang gaganti. All you need to do is to trust Him. Magtiwala tayo sa Kanyang kaparaanan, hindi sa kaparaanan natin. Kaya choose to forgive. Binigay yung anak na si Jesus Christ para mamatay sa atin at para mapatawad
magpatawad tayo sa kasalanan natin. At ganun din tayo para magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Only God can do that to us. Choose to read the Bible. Kasi alam nyo, kahit ako noon yung devastating yung nangyari sa akin, kung hindi ko alam yung mga pangako ng Diyos, yung mga salita ng Diyos, maaaring na-depress ako ng husto at maaaring nanghina ako. Pero dahil sa alam ko yung mga pangako niya sa buhay ko, kahit napakahirap nung dinanas ko in my physical being, naging matagumpay ako dahil sa mga sinasabi ng Diyos, yung katotohanan sa buhay ng isang tao. So, ang karakteristik po ng Bible ay napakaganda kapag ito po ay binasa natin. Psalms chapter 19 verses 10 to 11. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving lights to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. So this is the reason why we need to read the Bible. Number four po na dapat nilang gawin is they need to choose to talk to people who overcame the situations they had. Naharas din sila pero ngayon ay talagang free na sila at na-overcome nila yon. Yun lang po yung maiksi na dapat nating tingnan na pwedeng makatulong sa mga taong sexually harassed. Kasi alam niyo po ba na ang mundo ngayon ay grabe na, talamak na. We really need to pray also for our family na ingatan tayo. Ito lang po ang gusto kong ipanalangin kay Sandro at sa mga iba pang biktima. Dear Heavenly Father, we come to you with a humble heart and we commit to you, Sandro, at iba pang mga biktima. Hindi po lingid sa inyo ang nangyari sa kanila. Panalangin ko po na tulungan niyo silang makabangon sa traumatic experience. Tulungan niyo po silang isuko ang buhay sa inyo at manampalataya. Ipadama niyo sa kanila ang pagmamahal niyo, lalong-lalo na po sa oras ng kalungkutan, takot at pagkabalisa. Salamat na hindi po nawawala ang napakaganda niyong plano sa kanila kahit sa napakapangit nilang karanasan. Ilayo niyo din po sila sa mga taong mapagsamantala at ilapit sa mga taong makakatulong sa kanilang kagalingan at makapagpalapit sa inyo. Nawa ang ganitong pangyayari sa buhay nila ay hindi makapagpalayo sa inyo, kundi ito ay lalo pang mapalapit. Tulungan niyo po silang patawarin ang mga taong umaabuso sa kanila. Ilayin ko din po na something good will come out because you are the good God who cares so much for them. At dalayan ko din po sa nanonood ng vlog na ito na pagpalain niyo din po sila sa anumang po ang kalagayan nila. Kayo po ang nakakaalam ng higit sa sitwasyon nila. Alam niyo po ang kanilang nararanasan sa buhay, sakit man o kusiyahan. Katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan at maranasan ang pagmamahal mo. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. So yun lamang po ang aking may isi-share ngayon tungkol sa nangyayari kay Sandro. Naniniwala ako na something good will come out sa mga pangyayaring to. The only thing they need to do is to get closer to God. Salamat at sana po ay nakatulong ito sa inyo. God bless po. Bye-bye.